maganda at ipikasayang araw para sa ating AP kahusay ng mga mag-aaral. Ako si Teacher Monique, ang A-Fantastic na guro na makakasama ninyo sa panibagong kaalaman sa pagtuklas ng A-Fantastic na mundo ng alalim-panlipunan ng ika-apat na baita. Dahil dito sa DepEd TV, learning is always fun sa Aral Fun! Ako ang iyong magiging gabay sa ating aralin na pinamagatang Kapuluan, Dulot ay Kaunlaran. Grade 4, alam niyo pa ba ang mga ito? Ilog, dagat, karagatan, at talon, kapatagan, bundok, talampas, at bulubundukit? Ano na nga ang mga ito? Mahusay! Mga anyang tubig at anyong lupa. Ngayon, tara na! Pasukin na natin ang A-Fantastic na mundo ng Aralin-Panlipunan! Sa ating aralin sa araw na ito, ating tuklasin ang kahalagahan ng katangiang pisikal sa pag-unlad ng bansa. Ihanda mo na ang iyong module, ballpen, papel at kaisipan. Upang ikaw ay lalong ganahan sa pagtuklas natin sa bagong aralin, ihanda mo muna ang iyong sarili para sa ating unang laro. Level 1. Ipag-match mo! Pagtambalin mo ang hanay A sa hanay B. Isulat lamang ang titik ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Unang bilang, isang mataas na anyong lupa ngunit may butas sa gitna at naglalabas ng mainit na lava. Pangalawa, anyong lupa na mas mababa kaysa sa bundok at bulkan. Pangatlo, anyong lupa na patag o pantay at malawak. Pang-apat, anyong lupa na napapaligiran ng tubig. Pang-lima, isang anyong lupa na patag ang ibabaw. A. Talampas. B. Pulo. C. Kapatagan. D. Burol. At E. Bulkan. Narito ang mga tamang sagot. Unang bilang, letrang E, bulkan. Pangalawang bilang, D, burol. Pangatlo, C, kapatagan. Pang-apat, B, pulo. At pang-lima, A, talampas. Marami ka bang tamang sagot? Mahusay kung madami! Level 2. It's Amazing Maze! Buksan ang iyong module sa pahina 6. Ang maze na ito ang makakatulong sa atin upang malaman kung saan matatagpuan ang mga anyong tubig. Bakatin ito gamit ang iyong kamay at isulat ang letra ng iyong sagot sa sagutang papel. Tingnan natin kung tama ang iyong ginawa. Narito ang daan upang iyong malaman at maikonekta ang sagot sa mga impormasyong hinahanap. Isa sa pinakataniyag na talon sa bansa na matatagpuan sa Laguna. Ang sagot ay Pagsanhan Falls. Narito ang larawan ng Pagsanhan Falls. Ito ay tinatawag na Magdapio Falls at Cavinti Falls. May malapuy bos na dalampasigan at malakristal na tubig. D.
binarayo ng mga turista? Sagot? Boracay! Ang Boracay Beach sa lalawigan ng Aklan ay tinatayang may habang 7 kilometro at hugis buto ng aso ang kaaniuan. Pinong-pino at maputi ang buhangin dito, kaya maraming Pilipino at dayuhang turista ang nagpupunta dito. Kahanga-hangang talon sa bansa na matatagpuan sa Mindanao. Sagot? Maria Cristina Falls. Ito ang Maria Cristina Falls. Sa bahaging Mindanao, makikita ito sa lungsod ng Iligan sa Lanao del Norte na isa sa pinakamataas na talon sa bansa. Ang lakas nito ang nagtutustos ng kuryente sa malaking bahagi ng lungsod. Nasagot at napuntahan mo ba ng tama tulad ng aking ginawa? Nakakatuwa kung tama! Ang saya ng laro natin, di ba? Nag-enjoy ka na? May natuklasan ka pa! Alam mo ba ang katangiang pisikal ng Pilipinas? Ang katangiang pisikal ay tumutukoy sa panlabas na anyo ng isang bansa. Napapaloob dito ang mga anyong kalupaan at katubigan ng ating bansa. Ang Pilipinas ay isang archipelago. Ano nga ba ang archipelago? Ang archipelago ay isang anyong lupa na binubuo ng malalaki at maliliit na mga pulo. Ang pagiging archipelago ng bansa ay may malaking pakinabang sa pag-unlad nito. Lubhang napakahalaga sa isang bansa ang pagiging isang kapuluan nito. Sa paanong paraan? Yan ay ating malalaman. Ano-ano kaya ang katangiang pisikal ng bansa na maaari mong ipagmalaki? Iparinig mo naman sa akin. Ano-ano kaya ang kahalagahan ng pagiging kapuluan ng Pilipinas? Nais mo ba itong tuklasin? Iyan ang mga katanungang ating sasagutin sa ating aralin. Paano nga ba ang pakinabang sa pagiging archipelago ng ating bansa? Halina at tayo munang maglakbay! Meron tayong mga kapatagan, bulubundukin, bulkan, at dalampasigan, ilog, lawa, at talon. Ating isa-isahin ang kanilang kapakinabangan. Magsimula tayo sa kapatagan. Malaki ang kapakinabangan nito dahil dito matatagpuan ang malaking taniman ng palay, tubo, at mais. Ang pagtatanim sa kapatagan ay isa sa kabuhayan ng karamihang Pilipino sa mga probinsya. Bulubundukin! Nagsisilbing panangga sa mga bagyo. Maraming bagyo ang dumating sa Pilipinas, ngunit sa tulong ng mga bulubundukin, napapahina nito ang lakas ng hangin na maaaring makapaminsala sa mga mamamayan at sa mga taniman. Alam niyo ba ang pinakamahabang bulubundukin sa ating bansa? Ito ang Sierra Madre, ang pinakamahabang bulubundukin sa ating bansa. Kilala mo ba ang mga taniyag na pasyalang ito? Anong uri ng anyong lupa kaya ang mga ito?
Mahusay! Ito ay mga bulkan. Ang Bulkang Mayon at Bulkang Taal ay ilan sa mga taniyag na mga bulkan sa Pilipinas. Ang bulkan ay isa sa mga anyong lupa. May napasyalan ka na din bang mga bulkan? Maaari mo bang sabihin kung ano ang pangalan ng bulkan na iyon? Ebi kahusay! Kahit sa larawan mo tingnan ang mga ito, hindi ba tunay na nakakaakit puntahan? Hindi ba at tunay na kaysayang pagmasdan ng mga bulkan sa Pilipinas? Ating alamin kung ano ang kahalagahan ng bulkan. Ang bulkan ay nagsisilbing puok pasyalan. Maraming mga mamamayan ang tunay na nakikinabang dito mula sa mga pumapasyal na mga tao na tinatawag na turista. Karamihan sa mga mamamayang malapit sa bulkan ay nagkakaroon ng kabuhayan mula sa mga pasyalang ito. Nakapagtampisaw ka na ba sa ilog? Nakapamasyal sa tabing dagat? Nakapamingwit o nakapangisda sa lawa? Nakaligo sa talon? Ang saya, hindi ba? Dalampasigan, ilog, lawa at talon. Paano ito nagiging mahalaga sa ating bansa? Ito ay ginagawang piknikan, pangisdaan at nagbibigay saya lalo na sa panahon ng tag-init. Ang pagiging masagana ng bansa sa mga katangiang ito ay nagbibigay ng malaking pakinabang sa kaunlaran ng pamahalaan. Sa paanong paraan kaya? Gamit ang turismo! Turismo! Ang turismo, sa pangkalahatan, ay ang paggalaw ng isang tao o mga tao sa isang lugar, malapit man o malayo, para sa paglibang, negosyo, at iba pang mga layunin. Ito ang isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng hanap buhay ng mga tao saan man dako ng Pilipinas. Ang ating bansa ay mayaman sa katubigan na maaaring pagkakitaan katulad ng pangisda, pagbabangka at pagbibiyahe. Ang anyong lupa ay nagkaroon ng iba't ibang pakinabang na naging kaagapay sa pagsulong ng kaunlaran gaya ng pagsasaka at transportasyon sa kapatagan. Napaunlad nito ang ugaling Pilipino gaya ng pagiging matatag at determinado, masipag, may pagkakaisa at pagtutulungan, may malasakit sa kapwa at may takot sa Diyos. Sikapin mong ihalin tulad ang iyong mga kasagutan sa iyong mga hinuha sa sagutang papel. Unang bilang, ano-ano ang katangiang pisikal ng bansa na maaari mong ipagmalaki? Pangalawa, ano-ano ang kahalagahan ng pagiging kapuluan ng Pilipinas? Pangatlo, ano ang turismo? Pang-apat, paano ito nakakatulong sa pag-unlad ng bansa? Ang husay at natapos mo! Iyan ay iyong ipapasa sa iyong guro. Huwag mong kakalimutan na isulat ang iyong pangalan. Bilang takdang aralin, sagutin ang gawaing ito. Mahalaga ba ang katangiang pisikal ng Pilipinas? Bumuo ng konklusyon na nagpapahayag ng kahalagahan ng mga katangiang pisikal ng Pilipinas sa pag-unlad nito. Isulat ito sa iyong sagutang papel. Bigyan mo ang iyong sarili ng A Fantastic Love
kung ikaw ay madaming natutunan. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eh, fantastic! Kayo naman! 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eh, fantastic! Lagi mong tatandaan ang ating mga natalakay na may dulot na kahalagahan ang katangiang pisikal ng ating bansa. Huwag din kalimutan na i-follow ang ating official DepEd TV YouTube channel at Facebook page upang iyong mapanood ang mga aralin anumang oras online. Hit like, share, and subscribe! Hanggang sa muli mga grade 4! Ako si Teacher Monique na lagi magsasabing sa Araling Panlipunan, i-fantastic na mundo ang iyong matututuhan! Dahil dito sa DepEd TV, learning is always fun sa Aral Fun! Paalam!